Ang mga houseplants o halamang bahay ay sumisimbolo sa maraming sentimiento, mula sa pagpapahiwatig na iniisip ka namin hanggang sa congratulations sa iyong bagong journey. Kaya naman, palaging exciting ang silipin ng kahulugan sa likod ng iyong paboritong halaman upang magdagdag ng significance sa iyong hardin o sa susunod mong regalo. At kung ikaw ay naghahanap ng paraan upang maihatid o mapapasok ang magandang kapalaran at prosperidad, at sino ba ang hindi? Kaya naman ang paglalagay ng halaman sa loob ng bahay ay ang kailangan mo. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. I-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabago kong pampaswerte videos. Ikaw man ay niyayakap ang prinsipyo ng Feng Shui na naniniwala sa lakas ng mga halaman at nagugustuhan ang pagiging low maintenance ng mga ito. Ang mga halaman ay kayang makadagdag ng kasiglahan sa bahay o sa anumang silid ng tahanan. Hindi lamang suwerte ang kayang madulot ng mga halamang ito, gaya ng kayamanan, kapayapaan at kalusugan. Bukod sa mga ito, ayon sa mga pag-aaral naman ng mga siyentipiko, ang mga halaman ay kayang makapagpataas ng mood, pagandahin ang tulog at magdulot sa atin ng kagaanan ng kaluopan. At kapag pagsasama-samahin mo ang mga ito, parang imposible naman na hindi mo magustuhan ang pagkakaroon ng dalawa o kahit na isang halaman mula dito. Paalaala bago na muna natin ito umpisahan ka, Laurel. Kapag ikaw ay namimili ng halaman ay tingnan na muna ang kondisyon nito. Ang mga halaman ay kailangang lumago. Yan ang pinakamahalaga dahil ang patay na halaman ay obviously ay hindi magandang panatilihin sa loob ng tahanan. Ang mga indoor plants, lalo na yung mga tropical plants, ay mas gusto ang maliwanag na madali namang makakamit sa pamamagitan ng pagpuesto ng mga ito malapit sa pintuan at bintana. Ang pagdidilig ay napaka-importante din, pero ito ay dapat na nasa moderasyon. Huwag kalimutan na namamatay ang mga halaman mula sa sobrang pagdidilig. Kapag ang lupa ay masyado pang basa-basa, ito ay maaaring hindi pa dapat na diligan. Ngayon, nandito na ang mga halaman na dapat ay mayroon ka sa loob ng bahay upang tuluyang umakit ng suwerte sa taon ng wooden stick, year 2025. Una, Lucky Bamboo. Sa kabila ng pangalan nito na Bamboo, ito ay hindi naman talaga isang kawayan. Ito ay isang uri ng drakaina na may mababang foliage na hawig sa kawayan. Ito ay napakadaling alagaan at gustong gusto ng mga plant parents o mga plantito at plantita. Ito ay nabubuhay sa medium hanggang high level ng liwanag ng araw at kayang mabuhay sa hindi gaanong kaliwanag na lugar sa bahay. Ito ay pwedeng mabuhay sa lupa o sa purong tubig lamang. Siguraduhin malinis ang tubig. Pangalawa, ang orchids. Sila ay gusto ng marami para sa kanilang pagiging matibay na halaman at kaakit-akit na mga bulaklak. Ang mga orchids ay may glamorosang mga reputasyon at sumisimbolo sa fertility at kasaganahan. Sa paningin ng marami, ito ay mga high maintenance. Pero ang totoo ay hindi. Ang mga orchids ay madaling alagaan. Ilagay ito sa loob ng kahit na 6 na oras sa ilalim ng indirektang sikat ang araw at diligan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng 3 ice cube sa lupa. Pangatlo, ang oxalis o ang lucky shamrock. Ito ay associated sa St. Patrick's Day at sinasabing nagdadala ng suwerte sa bahay. Ito ay mahahaba ang buhay at low maintenance. Ilagay ito sa maliwanag pero hindi direktang sikat ng araw. Pang-apat, ang bromeliad. Ang mga bromeliad ay may mapasyaw at masiglang itsura at kilala din na pampaswerteng halaman ang mga ito. Ito ay sagot sa sinumang plant lover. Malapit na pinsan ito ng pinya. Ito ay may kulay pink, yellow at red.
Lagay ito sa maliwanag na parte ng bahay at diligan ito ng isa hanggang dalawang beses sa mga maiinit na panahon. Panglima, ang pileya. Ang glossy coin shape na mga dahon nito ng pileya o Chinese money plant ay pinaniniwala ang nagdadala ng yaman at suwerte. Madali itong padamihin. Ilagay ito sa maliwanag na parte ngunit indirect sunlight na area sa iyong bahay. Diligan kapag natuyo ang lupa nito. Pang-anim, ang snake plant. Unpleasant o hindi man maganda sa pandinig gaya ng pangalan din itong mother-in-law's tongue. Ang mga snake plant ay nakakapagpaganda sa anumang tahanan. Kilala ito sa pag-imbita ng suwerte, good health at creativity. Madaling alagaan, nabubuhay sa anumang uri ng liwanag at nangangailangan ng pagdidilig tuwing ikalawa hanggang ikatlong linggo. Pangpito, ang money tree. Nakilala din sa tawag na Pachyra aquatica. Ang money tree ay nagdadala ng suwerte sa may-ari nito. Ito ay kilalang pangregalo sa mga nag-uumpisa sa negosyo. Ito ang mga pinakaswerteng halaman sa lahat. Ito ay nabubuhay sa medium hanggang sa sobrang liwanag na area at indirect sunlight at kaya din sa hindi masyado o mababang liwanag. Ito ay low maintenance din. Ang walo, ang peace lily. Ang eleganteng halamang ito ay kilala sa pagdadala ng harmony o kabalansehan sa bahay. Ang mga peace lily ay may makintab na berdeng dahon at mayuming puting bulaklak. Bigyan ang halaman ng maliwanag na espasyo na hindi direktang nakatama sa araw. Panatilihing bahagyang basa-basa. Iiwas ang mga halamang ito sa mga alaga mong pusa dahil ito ay toxic para sa kanila. Pangsyama, chrysanthemums. Ito ay simbolismo ng mahabang buhay at good luck. Ang mga chrysanthemum ay magandang halaman para sa loob at labas ng bahay. Diligan ito kapag nakitang tuyo ang lupa. Pangsampu, ang jade plant. Sinasabing ang mga jade plant ay nagdadala ng yaman at mahabang buhay. Ito ay kayang mabuhay ng maraming dekada sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga. Ilagay ito sa maliwanag na espasyo pero huwag direkta sa sikat ng araw dahil maaaring masira at mamatay ito. At dahil ito ay mga uri ng mga succulent na halaman, ito ay hindi nangangailangan ng palagi ang pagdidilig. Panglabing isa, peony. Ang gorgeous na peony na ito ay isang simbolo ng kayamanan at ranggo. Ito ay kayang mabuhay ng ilang dekada kapag naaalagaan ng maayos. Umili ng spot sa bahay na nakakakuha ng direct sunlight sa loob ng 6 na oras o higit pa sa isang araw. Diligan ito kada linggo upang maging matibay ito. Ang mga peony ay matibay sa tagpuyot. Panglabing dalawa, ang citrus tree. Ito ay simbolismo ng prosperidad mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay maaaring Mayor Lemon o Kumquat. Ikaw ang pumili. Gawin itong isang patio plant o indoor plant. Ilagay ito sa liwanag ng araw sa loob ng 6 na oras sa daaraw. Panglabing tatlo, ang lavender ay sinasabing nagbibigay ng serenidad at ang mga pag-aaral ay ipinapakita na ito ay may powerful phytochemicals na kayang maging mood booster sa tao man o sa hayop. Mas mainam na ilagay ito sa labas kaysa sa loob at gawan ito ng maayos na drainage. Diligan kung sobrang tuyo na. Panglabing apat, ang Hoya Heart. Ito ay isang dahon na malaki na hugis puso lamang. Ang good luck plant na ito ay kakaiba. Magandang ipangregalo ito ka Laurel. Ang Hoya ay representasyon ng tunay na pag-ibig at harmony. Ilagay ito sa maliwanag na espasyo ngunit hindi direkta sa sikat ng araw. Diligan ang lupa nito kapag nakitang tuyo na. Kadalasan, kada linggo o dalawang beses sa isang linggo. At panglabing lima, ang rosemary. Ang amoy ng rosemary ay kayang magpakalma ng katawan at mag-energize ng isipan. Ito ay pampaswerte din ng mga naglalakbay. Ang culinary herb na ito ay bagay din na itanim sa mga lugar na maiinit. Ilagay ito sa direktang sikat ng araw at bahagyang diligan ito. Sa loob ng bahay, ilagay ito sa pasimano ng bintana kung saan malakas ang sikat ng araw. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala. Ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa
kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.